Hi! Yung sa video ko, pinapakita ko sa inyo yung cellphone, tablet, tapos yung keypad na cellphone. Tapos ito mga ganito. Ako kasi nahilig ako sa ano, nahilig ako sa mga gamit na sira o kaya gumagana, luma. Kasi nakakita ako ng isang bahay na kung saan meron pa siya yung ano, yung mga plaka ng jukebox. Jukebox, yung sa jukebox yung hinuhulugan ng piso. Naka-experience ako siguro mga taon yun, mga grade 6 ako noon. Mga 1994, 1993, yan. 1993 ako nag-graduate naman eh. Ng grade 6, nakaranas pa ako ng jukebox. At saka dito sa Sariaya, at saka sa Lucena, sa may Adonis Restaurant. So ako kasi mahilig ako sa mga gamit. Especially nga, sabi nga nung kaibigan ko, kung magkakaroon daw ako ng cellphone, mas maganda daw yung keypad. Kasi wala, hindi siya ano, detected ng location mo. Hindi kagaya ng Android, na halimbawa naka-on yung location mo, tapos oy, ano pala siya sa lugar na yun, nasa Tagaytay, okay, nasa Lucena, nakikita natin, trace ka. So ako, may mga gamit ako, mga luma na para bang gusto ko yun siyang for ano, collection, na meron akong ganung gamit ka rin. Uy, meron ka pang Nokia, ay meron ka pang gantong keypad. Ano siya, medyo, excuse me po, medyo talagang ganun yung naging hilig ko. Ang laki din ng influensya nung ano, nung kilala kong may edad na, 70 years old na siya. Tama yung mga ano, yung mga, may hindi siyang ano, yung, ay, mapapakinabangan to, pupulutin niya, ay, may bariya sa kalye, pinupulot talaga niya. Siguro, nagkataon na siguro na ano, na, kung yung nakikita ko sa tao, sa ibang tao na ugali niya, na ay okay naman pala yung gano'n. Yun, kinukuha ko yun. Ay, mabuti pala sa kanya yun. Ay, ito pala yung ugali niyang mabuti. Kinukuha ko siya. Ay, may ugali pala siyang masama. Ay, nato ka pala. Hindi ko kopyahin. Pero kasi, nagkaroon talaga ako. Sobrang ingat sa gamit. Sobrang ingat. Yung lahat ng mga bagay na alam ko napupulit ko sa kalye o kaya ay tinatapon ng may kayang pamilya na tagapaginis ang nanay ko, tapos yung tagalinis din ako ng bahay ng isang guro sa Lucena City, saan yung guro yun ay retired na siya sa Quezon National High School, tapos ang asawa niya ay engineer, tapos ako ay tagapaginis sa loob ng bahay nila. Ang daming mga pera doon, mga bariya, mga lumang pera, tapos hinihingi ko na lang, tapos yung mga tinatapon-tapon na kasi tagapaginis ako noon, mga pantalon, mga Levi's na alalaki ng ano ng baywang. Tapos hinihingi ko doon kasi talagang gusto ko ng Levi's. Yun, kasi ano, kasi doblek ko siya, tapos ano, sinasabi ko, ay akin to, binigay sa akin to. Tuwan-tuwa ako kasi nga, ano eh, yung tapos pagkatapos kong muli sa buong bahay, magpapahilot naman yung may-ari ng bahay, yung lalaki. Kwentuhan kami, kung anong mga kabalbalan yung pinag-usapan. Nag-i-enjoy naman ako. Tapos nun, papakainin ako. Tapos nun, mabayaran na ako. Bayad ng hilot, bayad pa ng linis. Tapos pag uwi ko pa ng bahay, may mga bitbit pa ako, mga kung ano yung mga basurang pwedeng pakinabangan. Kaya yung mga ano, yun. Talagang napaka-ingat ko sa gamit. So, yun ganun talaga ako. Kasi gusto ko siyang ano, ay meron pa akong gandong collection, tapos i-display ko siya, tapos pag may pumasok sa bahay namin, meron pa ba ang gandong gamit? Yun yung ano, yun yung pumapasok sa akin na, ay, wow, meron ka pang gandong gamit ha, ganun ba? So, ingat na ingat ako, kahit na ganun lang siya, and then, yun, gusto ko nang sabihin sa vlog na to na, yun yung ugali ko talaga. So, sa video ko, yung masamang comment, mabuti, wala akong pinagkaiba yung pabor ko sa may-aring channel. Sana makamisit tayo sa bahay namin kung saan, kung magkakaroon ako ng bahay, makikita mo kung anong meron ako sa loob ng bahay namin. At makikita mo yung ugali ni Michael Arceno. So, yun lang naman, and for the vlog, it's your stories. Bye!